The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Pilate went back into the praetorium and summoned Jesus and said to him, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "Do you say this on your own, or have others told you about me?" Pilate answered, "I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests handed you over to me. What have you done?" Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants would be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here." So Pilate said to him, "Then you are a king?" Jesus answered, "You say I am a king. For this I was born, and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice." Pilate said to him, "What is truth?" When he had said this, he again went out to the Jews and said to them, "I find no guilt in him, but you have a custom that I release one prisoner to you at Passover. Do you want me to release to you the king of the Jews?" They cried out again, "Not this one, but Barabbas." Now Barabbas was a revolutionary. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today's Mass is being offered for peace and justice to prevail in our country, as requested by the Archdiocese of Manila through our Apostolic Administrator, Bishop Pabilio. In our reading for today, particularly in the Gospel, probably whenever we hear it, we will say, how come? What happened? Everybody knows that Jesus is not doing anything wrong. In fact, he was doing good. How come he was charged with being crucified? We see Pilate, he already felt that there is something good in this man, that this man is telling the truth. And yet, because he was concerned probably of what people will think about him and what the Romans would think about him, then his decision was not what he wanted to give. Kaya nga naghugas na lang siya ng kamay. Mas nakakalungkot yung mga tao. We see them welcoming Jesus to Jerusalem, which we remember during Palm Sunday. And yet, it is the same crowd later on that would shout out, "Crucify him! Crucify him!" Isang masa, grupo ng mga tao na madaling masway, madaling maimpluwensyahan. We are given by God this gift of intellect and will. Mag-isip para sa ating sarili. Pero bakit ko minsan hindi natin isinisiwalat o sinasabi kung ano man yung palagay natin ay tama, kung ano man yung palagay natin ay logical or even reasonable? Probably, especially during this time, madaling maiintindihan ng kabataan. Eh kasi po, baka ako ay i-bash sa internet. Eh baka kasi po, marami pong kumontra dun sa aking sinasabi. Mahalaga pa ba yun? Mahalaga para sa kanila yun. In a world where image is very important, you are defined by the likes on your Facebook, likes or dislikes. But that is the challenge for us as Catholics, as Christians. Mag-isip para sa ating sarili. Magsiwalat ng katotohanan. Kahit na ito ay probably uncommon or unpopular doon sa common na sinasabi ng society. Nakapagtataka. Kasi parang it seems like
that there are certain things that are being equated. Yung pagpapahayag natin ng ating saloobin, which is valid, is sometimes being equated with terrorism. Yung ating pagsasalita, halimbawa ng ating opinion, halimbawa meron tayong nakikitang hindi maganda, lalo na ginagawa ng ating mga namumuno. Nakikita mong sila ay nangungurakot, nakikita mong mayroong injustice. Medyo hindi ka naniniwala doon sa nangyari, halimbawang sinasabing namatay doon sa piitan at pagkatapos ay kinremate. Agad-agad, no? You will be branded, no? As dilawan. No? Kapag ka naman ikaw ay pro doon, you will be branded as DDS, halimbawa. Ganun na lang ba, no? Ang ating society ngayon? No? Nahahati na lang ba doon sa dalawa? No? Hindi pwedeng ako, no? Bilang tao, bilang mamamayang Pilipino, no? Mayroon din akong sariling opinion, no? Dito sa bagay na ito. No? And we are being challenged, no? To speak up, no? Because we are being told, no? Kapag ka tayo na nahimik, no? When one man, no? When one honest man, no? Keep quiet, no? Then evil, no? Will prevail, no? Hindi naman yan one-shot deal. Tinitignan din nila yan, di ba? Ay, pwede naman pala. Ayan, nakalusot yung isang corruption dyan. Nakalusot yung isang kasinungalingan dyan. Nakalusot yung ganito. Sige, ituloy-tuloy lang natin. No, baka pagising na lahat natin isang araw, wala na tayong magawa. Wala na tayong magawa. Kaya nga, anong kailangan natin? Ipagdasal ang ating bayan. And when I say bayan, no, hindi lang ito yung mga leader natin. No, pangunahin sila. No? Pero bayan, no, tayong lahat bilang mamamayang Pilipino. No? Hindi magkasalungat, no, yung pagiging makabayan at pagiging makadiyos. No? Kaya nga nakakatawa ko minsan, no, yung mga nagko-comment. No? O kayo mga pare, mga obispo, tumahimik na lang kayo. No? Wala kayong karapatang magsalita dyan. Mag-homily lang kayo sa simbahan. No? Lalo na kapag ka ang sinasabi is against injustice. No? Against mining, for example. No? Against what we see that is evil. Mapapatahimik mo ba, no, kapag may nakikita kang hindi maganda? No, kahit tayo. No? Pag may nakikita tayo hindi maganda, no, we want to correct it. That's why it's not opposite. No? Pwede tayong maging pareho. Yung ating pagiging makadiyos at makabayan, we can express them. In fact, no, your being makabayan can be expressed by your being makadiyos. And the other way around as well, yung pagiging makabayan, pagiging makadiyos mo ay maipapakita mo rin sa pamamagitan ng yung pagiging makabayan. That's why, no, as we continue with this Mass, no, we offer, no, it for each one of us, we pray earnestly, especially during this time of the pandemic. No? Kailangan nating magtulungan. Kailangan natin ng unity. No? We need peace. We need justice to prevail in our country.